my channel. Yes, mga gorgeous, happy new year to all of you, mga gorgeous people of the universe. It's January 2020. Bagong taon, bagong pagsubok, bagong pampaganda, bagong everything. At naisip ko sa aking first video for 2020, gagawa tayo ng beauty product review. Yes! So ito yung aking makeup look today. So this is like my New Year's Eve makeup look. Pero umaga pala ngayon ng December 31 rather. And today, meron po nang sa aking makeup. Yes, wala po tayong eyelashes ngayon. I mean, I have my lashes, but I didn't put mascara on. So today, i-review ko itong, I think it's M Degrees 5 or M5 Lashes. Ayan siya. And this is from Verastores PH. So later on, if interested kayo mag-purchase ito or try it out for yourself, I'll just put their links below, social media accounts, and their website where you can purchase other items too. So ayan nga mga gorgeous, ganito yung itsura niya. Medyo na pitpit na dahil sa courier. Anyway, so this is how it looks like. So this is a magnetic eyeliner and eyelashes. Ganito siya pag inopen. Ayan. Meron siyang mini card wherein andito rin yung tips and instructions on how to properly apply the eyelashes. So, ayan yung eyelashes na totoo. And ganito siya. So, ito yung magnetic eyelashes, I believe. So, this is how it looks like. It's rose gold, super kikai. Ooh, ayan, bongga. And meron siyang mirror. Magandang quality ng mirror niya. And ito yung eyelashes. Ayan, para siyang mink eyelashes. So, but I'm not really sure if these are human hair. Let me try to read first if human hair ba to or hindi. Well, hindi naman naka-indicate kung human hair, pero ang masasabi ko ay super soft niya. As in, super soft. Feeling ko lightweight to, sana. Ayan. Meron siya. Ano ta? Parang siya tweezers, pero pang ano siya, kapit ng eyelashes. Very cute tong color niya. I like the color. And syempre, hindi pwedeng mawala yung magnetic eyeliner, which is ganito yung itsura. Ayan. Diba? May amoy siya, matapang. Parang yung typical na, ano, na eyeliner na bibili nyo sa mga beauty stores. Ngayon mga gorgeous, zoom in ko kayo para makita nyo yung eyeliner na nilagay ko. Kaya ako naglagay ng eyeliner kasi hindi ako gano'ng kuhusay maglagay ng eyeliner unless gel. So gel itong ginamit ko para ko lang siyang guide. Para pag in-apply ko ito, hindi palampas-lampas. So, we'll try it out. So ito ha. Kinakabahan ako. Medyo thick yung consistency niya. Hindi pa naman ako mahusay mag-liquid eyeliner. When I was younger, yes, marunong ako or mahusay ako mag-liquid eyeliner. Pero ngayon, di na talaga. Ano siya? Pinapakiramdaman ko kumahapde. Hindi naman mahapde yung eyeliner. Parang normal eyeliner lang. Ayan. Nakalimutan akong basahin yung sa instructions or sa tips. So, mas maganda daw na i-shake mo na yung bottle before use. Para siguro mas liquidy siya. And then, make sure mag-allergy test muna kayo, ha? Saka naman okay lang. Hindi naman ako ganun ka-sensitive sa mga ganitong products. And then, performance will be better if you can put on eyelash before the eyeliner line dried completely and refined the eyeliner line also perfect the performance. So, ayan. At ito, madali niyo daw siyang maia-adjust. So, tingnan natin. Ayusin ko lang yung eyeliner ko, ha? Kunin natin yung isa sa mga eyelash. Yung itsura niya. Ayan. Yung kind of close-up look. It's cute, no? And sabi rin sa instructions, bend it. Para siya may magnet talaga dito. Makikita niyo may magnet. So, bend lang daw siya.
Ako hindi ako sanay, to be honest, gumamit ng ganito. So, tatry ko first time gumamit ito. Kasi usually, I just use my... Oops. Uy, kumapit agad. Naramdaman ko yun. Na-feel ko siya. Uy. Wow! Grabe naman kapal nito. Kapal ng eyelash ha, pero... Oh my God, it's so... Ang dali niyang ilagay. Oh my gosh, it's so amazing. Pwede niyo siyang i-adjust. At kahit... Oh my gosh, kahit i-adjust niyo siya, hindi natatanggal basta-basta. I mean, hindi siya natatanggal at all. Look at that. Look at that, girl. Sige. Pwede siyang gupitin. Sobrang haba, pero akin okay lang to. So, lalagay ko naman yung kabila at babalikan mo kayo. So, ayun mga gorgeous. Kita niyo naman, napak-napak na naman ang ating makeup today dahil sa eyelashes na ito. Ngayon, masasabi ko, lightweight siya, kaya lang, siguro, when I say lightweight, hindi makakapal yung lashes. Hindi na siya ganun kabigat sa mata. Kaya lang, you would notice na this is something that, you know, you wouldn't wear or I wouldn't wear rather on a daily basis. I mean, this is something that you can wear, let's say, during parties, events, ay mga weddings, may atenan kayo at let's say, wala kayong budget na magpa-eyelash extensions or hirap na hirap kayo maglagay ng false eyelashes na may glue pa. Yung, you know, the usual. Pero, this one, I would say na I'm impressed. Ang dali niyang ilagay. Although, dito sa left part, which is your right side, I believe. So, itong side na ito, medyo nahirapan ako dito. I need to add more liner here on this area kasi medyo nag-water-water yung eye ko kanina. Pero, ayan. And then, may instructions din naman siya kung paano tanggalin. So, isingit ko lang sa clip later and I will show you kung paano ko siya i-remove. So, you have to be careful, of course, when removing these lashes para magamit niyo pa siya. So, I'm not really sure how long you can actually use it or how many times you can use it, pero keep in mind na ito ay good only for 6 months from the time that you used it, kasi syempre kapag na-open na siya medyo nagiging dusty na, nadudumihan niya na, nakapag sa labas kayo may events. And by the way, this is also cruelty free, nakalagay din siya dito. So ayan, tingnan natin kung anong effect. Actually ngayon mga gorgeous, super, like, super, super, super aga pa. Now, it's just 9:53 in the morning. So, titingnan natin kung aabot ang eyelashes ko hanggang mamaya at kung maire-recommend ko ba siya sa inyo. So, gorgeous, just stay tuned and I'll be back! Hey, gorgeous, so I'm back. And now, it's time for an update. So, it's now 1:30. In the afternoon, and it's been a couple of hours already. And as you can see naman, oil up na yung aking face, pero yung aking lashes, ang tanong, okay pa ba? Yung lashes, okay pa rin, pero I would have to be honest that on the left side, which is your right, ay medyo nag-fall off siya. Siguro hindi masyadong kapit yung eyeliner na nilagay ko. So I think I should have put a little more here. Kaya umaangat siya. Pero sa kanan, super stable niya. Ayan. So, okay pa naman siya. At malakas yung hangin kanina, mga gorgeous. So, again, bibigay ko na yung final thoughts ko about the product. So far, it's okay. But, of course, meron din pros and cons sa paggamit ng magnetic eyelashes. Yung eyeliner kanina, nasabi ko na wala siyang pag-hapde or pang-hapde sa mata, which is good kasi malapit sa eyes natin yan, syempre. Tapos doon naman, ay natanggal na siya. Tapos naman, yung, ayun siya, tatanggal oh. Okay yung packaging niya, maganda. Yung eyelashes, super lightweight. Yung nga lang, hindi ko alam kung ako yung nagka-problema or yung mismong glue. Pero if I would recommend it, i-recommend ko siya
doon sa mahilig magpunta ng mga events, mga parties, mga parang ready to wear na eyelashes nila. Kasi especially if you know how to put eyeliner, apply eyeliner on your eyelids, mas madali to para sa inyo kasi shoot eyeliner and then put the lashes on, then that should be good enough. But for me kasi, na hindi masyadong sanay mag-eyeliner, ginagamit ko ng gel eyeliner, hindi ko alam kung gagamitin ko pa to. Siguro gagamitin ko siya, pero I think I still need more practice. So, ayan siya, natanggal na, diba? So, ayan. Nakapit ko naman siya agad, in fairness. So, ayun lang mga gorgeous masasabi ko. And kung interested kayo mag-purchase nito, available siya sa Vera Stores, PH, or Vera Stores. Natanggal talaga siya. So, ayan. Available siya sa Vera Stores. And inalagay ko lang yung link sa social media accounts below. So I think this is it for today's video mga gorgeous. And I hope mga gorgeous na nag-enjoy ka sa video na ito. And I hope to see you on my next video. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel if you haven't already. Bye! Happy New Year!